Hello, hello subscriber. It's day 81, December 27, and it's Tuesday. So, dito tayo ngayon sa Bongaville Resort Construction para mag-update na naman ng mga kaganapan dito. Ito pala kagabi, dumating na yung aming order na white sand. Ito na siya. Ayan. Medyo maganda naman yung ano siya. Pero para siyang ano, parang lahar. Pero white sand siya. Ito pala yung coverage namin ng pag-deliver kagabi. Pakita ko sa inyo. Ayan, i-unload na ngayon yung ating buhangin. The next day. Ayan. So, kasi dinideliver yung ano yung alas 2 sa madaling araw. So, total ano yan. Ang kuha lang namin dito is 1,550. So, medyo mahal yung kuha namin. Tapos, total of 21.7 cubic meter to. Ay, cubic feet yata yon. So, ang total na binayaran ko nasa 33,000 sa buhangin na to, yung white sand na to. Ayan, inumpisa na namin yung sako-sako. Yung grab ako naman din, well, nagtanong ako doon sa napagkunan ko na bago, medyo mura yung kanya. Nasa 1,200 lang yung per cubic niya. So, yung katulad, hindi katulad ng nakaraan, kuha ko 1,350. So baka sa kanya ako kumuha kasi paubos na rin itong graba. Lalo na baka this January mag-umpisa na mag-start yung sa swimming pool natin na construction. So yun yung abangan natin ngayon yung swimming pool na. Ayun, medyo mauubos na yung ating mga CHB, yung ating hollow blocks. Mga 15, konti na lang oh. Ah, marami pa pala ito pala. Ang ubos na yung D4. Ito di 4 to eh oh. Ito yung di 5, medyo marami pa. Ayan. Tapos yung ating semento, ito natatapunan ng white sack, medyo marami pa din. Ayan. Ayan, meron kaming mortal. Pangapang panaman sa hollow blocks yan. Sa pag-aasin na gamit. Dito wala naman tayo masyado in-update kasi natapos na nila kahapon. Pero mataas na siya oh. Ito nag-aano na lang pala, nagkakabit na lang kami ng formworks. Yan, nilalagyan na ng mga ano, ng mga pinolik para mabuhusan namin siguro bukas. Saka medyo mataas na rin kasi medyo ano, delikado na rin pag wala pa rin siyang buhos ng ano. So, para maging matibay na rin agad. Ayan. So, sa kabilang side, meron ng pinolik dito na lang. Ayan. Yung ating palang CR doon sa taas na yun, naliitan na rin yung butas doon na yun. No? Kasi malaki siya. Noong nakaraan, tatlong hollow blocks siya o tatlo. Ngayon, dalawang hollow blocks na lang yung butas niya. So, pinaliitan ko. Masyado kasi siyang parang ano, parang lagay ng aircon ang dating, ang laki-laki. Ayan, tinatakpan na ngayon. Ito palang puno namin ng alaga, hindi pa namin na mamarkot. Baka bukas pa namin ni markot yan.
kinakabit na yung formers doon, no? Ayan, natutakpan lang. Ayan. So, kausap ko kanina yung contractor ng pool. Pupunta daw siya dito sa 29. So, expect natin sa Thursday. Masyado tayo dito ang improvement dito. Ito yung mga dito lang na lang na timpla. So akit tayo sa taas para sa update dun sa inaasinta sa taas. Sura dito. Ay, pa rin mga kotse. Okay, tayo sa taas. Ayan. Nagmamarka na sila para sa pag-aasintan na rin dito mga other blocks. Tapos yung mga ano, kulang na other blocks dito, yan, pantay na, nadutungan na yung mga taas. So yan na yung tamang taas niya. So ready na yan para lagyan ng mga bars para sa roof, ano, roof beam. Maglalagay na uli kami ng bakal dyan sa taas. Ayan, may beam na naman dyan. Ayan, nag-aasitan na rin dito ng para sa ano, pintuan ng ano, ng mga kwarto. Yan, may tinitrain si Foreman. Nandito yung kanyang anak. Tinitrain na para maging Foreman din. Ayan, nililinis na. Oo, yan na yung level na taas niya. Ayan, tinatanong mo kay Arkite kanina kung saan ilalagay. Kung gitna. Oo, kaya hindi ko nagigit. Sabi ko, ano kaya yun? Plus na lang daw dito. Oo, para pandas sa dingding. Ayan. Itatanong ko yung 4 o 5. Oo. Nakapag-usap naman kami na 5 na din. Para mas matibay-tibay. Uy, presis! Ayan, kinakaya din mga sobra. Kasi pag natumigas yan, mas mahirap tiktikin yan, dagdag trabaho. Kaya dito po, man, hindi na to, no? Yung parang sa nauna dati, tinitiktik pa to. Tinitiktik din yan? Ah, pag finishing? Ah, akala ko pag habang basa-basa pa. O yan, makakamukha ni Foreman yung anak niya. Oh. Para sa nang hugis ng ulo. Ayan. Ayan.
Ang di lang namin na inaagapan noon yung ano, paglagay ng abag na bakal to. Kasi hindi namin natanong kay architect umaga. Pero na ano naman, medyo naman siya. Pumasok lang. Ayan. So yan yung kwarto nito, meron na siyang ready na ano, na sinta. Yung? Ah, ito, ito yung taas niya, oo. Ano lang yan, maglalagay na lang ng beam, oo. Ayan, pantay na pantay na lahat, oo. So maglalagay na lang kami ng bakal. Hindi na kami maakit sa bagong sa New Year. Ayan. Ayan, maliit na yung butas niya ngayon. Pero mataas siya, oh. Kasi ito yung kamay ko, oh. Yan, nandito yung kamay ko sa may side na yan. So, andyan. Hindi na maaabot, hindi na maakyat. Yan. Taas ng aking guest ang ceiling. Para hindi masyado maiit sa CR. Yan. Tapos ito, nataasan na rin. Yan, mataas na rin. So, lahat to, almost lahat na ng ano natin, pader natin, nasa tama ng height ng mga loblock. So, ready na talaga maglagay ng mga beam ng bakal dyan para mabuhusan na din. At ang susunod dun, roofing na. Yan. Ito yung ating CR. Oh. So, paglabas ng CR, ito na yung view. Ayan po, man, mauna muna ang buhusan to bago lagyan ng bakal sa taas. Oo. Oh. Buhusan muna itong mga pad, ano? Ah. Oo, matumba ng hangin, no? Ayan. Tatlong halo blocks sa iba. Ayun, maglalagay na lang. O para pagka magtitira lang daw ng tatlong halo blocks na taas. Yung bubuhusan nila. So yung walang formworks, yung walang kahoy na yan, hanggang dyan lang yung buhos nila sa may hollow blocks lang na to, hanggang dyan lang. Itong bakante titira para pag naglagay na dito ng bakal, hanggang doon maglalagay ng bakal dyan na beam, parang ganito. Ayan, maglalagay ng ganyang bakal, pero hindi naman ganyang kakapal, simpleng bakal lang kasi ito may buhos to na ano, may flooring niya kaya maraming bakal. So yung pinakasimpleng bakal lang. Ayan yung ano lang. Apat na bakal lang yun, no? Yung pinaka beam. Dalawa lang. O, dalawang bakal lang daw pala. Saka C-bar. Ayun. Yung ano lang pala. Ang itatayo namin yun sa palibot na yan. Ano lang, dalawang bakal lang na 12 yata yun. Tapos, ano, G's na yung C-bar niya. So, simpleng ano lang yun. Simpleng beam lang.
Pero hindi to sa taas dito ganun din. Mas ganitong ano, stirrup na ano, oo. Apat na bakal 'yon, no. Anim. Ah, anim na bakal pa to, so mas malano. Mas matibay kasi ito, ito na yung pinaka-building kasi. Itong bakod lang naman to. Hindi naman siya magkaano ng load. So ayan. So yun ang muna yung update natin ngayon. Sa mga hindi pa nag-subscribe, paki-click naman yung subscribe button. Paki-like na din. And click the bell icon para update kayo sa aming Bongaville Resort Construction update. Ganito lang. Bye-bye.